Okay guys, so i-share ko lang yung ginagawa kong ano. Paglalaro ko sa game na My DeFi Pet. Actually, itong game na to is nasimulan ko talaga siya. Bali dati, bumili pa kami ng itlog. Yeah, kasi wala pang marketplace before. So, ang itlog dati nag-start siya sa kailangan mo kasi magkaroon ng DPET token. Ang DPET token, ganito siya, oh. Ganito ang mukha niya. Papakita ko lang, ha. So, I use MetaMask para makabili, makalaro sa game na to. Ganito ang symbol ng DPET token niya. Ayan, yung gold na yan. So, DPET ang kanilang token symbol. So, now, nung nag-start kami dito, actually, parang beta phase pa lang dati nun. Pero ayun nga, pagbibili ka ng, paggagawa ka ng account, magkakaroon ka na agad ng itong silver coin para makabili ka ng itong mga cage. So, cage. And, kung bibili ka ng pet, kailangan mong magkaroon ng DPET kasi kung bibili ka ng egg, ang egg kasi is ito, tatlong DPET para makabili ka ng isang egg. Tapos i-hatch mo yan, so magkakaroon ka na ng pet. So swertihan kung ang lalabas na pet is ano na siya, evolved na siya kaagad or meaning nasa level 11 na siya kaagad. Pero pag newly hatch lang at mababang level, ano siya, level 1. So, magbibigay ako ng isang example. For example nito, it's level 1, pero naka-level 10 na siya. I mean, level 10 na siya kasi nga napakain na to. Napakain na siya kaya tumaas ng kanyang level. So, ayun, kaya tayo meron tayong farm lot. Ito yung farm lot kasi kailangan natin mag-buy ng mga seeds, itatanim natin. So, kailangan talagang silver coin. Magtatanim tayo para magkaroon tayo ng food. Itong food na to is gagamitin natin to feed the animals. Itong feed natin yung ating mga alaga. And at the same time, ang food din is kailangan para makapag-battle tayo sa world boss. Yeah. So, ang fee ng food sa pagbabattle sa world boss is depende sa level mo. So, the higher the level ng isang pet is mataas din ang kailangan ng pagkain. So, the higher the level din ng pet is malakas din ang kanyang kung saan pa damage. Depende pa rin yan sa ano ba tawag dun sa, yung klase ng pet kong common, rare, epic, legendary. Yes, actually, ang daming kailangan matutunan dito eh, no? Tapos, pag nag-evolve siya, kailangan mo naman siyang, ang pag-i-evolve kasi is, ganito, for example, ito. Ito, evolve na to kasi level 15 na siya, ayan. Yung isa kanina, which is ito, level 10 lang siya, kailangan pa siyang ipa-evolve. Evolve in a way na para mag-increase ang kanyang mga figure. Madadagdagan yung mga accessories niya sa katawan niya. So, ang kanyang ano ba tawag dito sa yung mga epic, rare, ganyan. So, ito binili ko na lang to sa marketplace eh. Hindi na ako bumibili ng egg. Kasi sa egg, kailangan, kung maswertihan ka, naka-level 10 na siya agad, okay. Pero paano kung level 1? Magpapakain ka at magpapakain hanggang sa tumaas? Oo, may kaya magpakain. So, yung mga naka-start dito, malamang sobrang dami na ng pet, no? Tapos, ayun, pwede na nilang ibenta sa marketplace. So, binili ko to siya. Pupunta ka lang dito sa marketplace. Binili ko to using BNB. So, pumili ako ng
nasa level ano na, 10. So pag nasa level 10, gagastos ka pa rin ng Dipet para mag-evolve yun. So punta tayo sa marketplace. Tingnan natin. Ha? So click ka lang. Paano ba magawa ng account dito? Gawa ka lang using ano, BSC chain or yung MetaMask. Pwede din Cardia chain. Ako, BSC ang gamit ko eh. So nililink ko lang siya sa MetaMask. Check natin itong marketplace. Ayaw ma-open ang marketplace. So, sa marketplace kasi doon kayo pwede bumili using Binance Smart Chain Token. Ay, I mean, BNB pala. BNB. Mura lang. Nasa magkano na lang kasi ang deep, ano ngayon? Deepet. Nasa 15 pesos yata. So, 15. So, makakabili ka ng isang ano, nasa 45 pesos na lang. Ako, may nabili ako dati, 150 eh. So, it's your choice kung gusto nyo bumili ng egg or ano na talaga mismo, yung pet na para hindi na kayo magpakain. So, para ang gagawin nyo, ipapa-evolve nyo na lang. So, like yung sa akin, since kailangan ko siyang ipa-evolve para ano, tumaas ang kanyang ano din, damage, yung ganyan. Yun nga lang, kapag halimbawa na-evolve ko na siya, kailangan ko naman siyang pakainin. Tapos, pataas ng pataas din ang ano, yung quantity ng food na kailangan niya habang tumataas ang level niya. Nakakainip kaya mag-farm. Unless na merong pakonsuelo na naman ang DeFi pet, yung minsan times 2 sa food, harvest. Eh yun, dun ka magsipag para dumami lalo yung ano mo, yung food. Malaking bahagi kasi yung ano, yung nagagawa ng maraming food. Kasi ginagamit siya pang send ng pets sa World Boss para makapag-battle ka, para maka-earn ka ng deep, ng no, Elixir token. Yung Elixir is the in-game token. Then, pwede mo siyang i-convert to Dipet. Yan. So, ang Dipet, tradable siya sa loob ng PancakeSwap. Medyo magulo, no? Lalo na pag sa baguhan to, may hirapan kayo masundan. Ang gawin nyo nilang, search na lang kayo sa ibang mga tutorials. So, ngayon, ang mga, itong mga ano ko, alaga, konti nga lang to eh. Ang iba, nasa level 19 ako. Ang food neto, grabe. 315,000 na, kaya hindi ko siya mapa-improve pa. So, ang pinaka, ano niya, last na level is level 20. Kailangan ko pa ng maraming pagkain na ang hirap, hindi ko yan magagawa. So, itong isa, ano ko ba, bakit common pa yung, puro common yung nasa mataas na level ko? 52,000. So, ang kaya ang ginawa ko, bumili ako ng epic, tsaka rare. So, ito naman, rare. Kailangan ko pa siyang ipa-evolve. So, kailangan ko ng 3 Dipet token para ma-evolve ko to. Since kulang pa ang Dipet token ko, kasi ang Dipet ko is nasa 5 Dipet lang. Ang 5 Dipet na yon is nakuha ko lang sa kalalaro. Kapa-fight sa boss. Ay, no. Q. Ang liit-liit lang ng reward ko na Elixir every time na magpa-fight. Kasi nga, hindi naman ganun ka taas ang level ng aking mga pet. Ito, level 16. So, ang gagawin ko, ipapa-level up, ipapa-evolve ko muna si, ano, si, ito, si Epic. Kasi medyo siyang, medyo mataas-taas. Hanggang Epic lang ako, yung Legend, tsaka Immortal, Ultimate, Arcana. Is medyo mahal yan pag binili nyo. Pero mataas ang ano niya na, ang damage niya na. Yeah. So, try natin mag-evolve. So, pakita ko lang. Wait. Evolve tayo, okay? So, click mo lang to. So, may balance naman ako na Dipet na. Ayaw lang magpakita ng MetaMask ko. I don't know why. So, evolve natin. Yes. So, pag nag-evolve to, mababawasan ko yun ng 3. Ito, di ba, may Dipet ako. May 5 na akong Dipet. So, pag pina-evolve ko to,
mababawasan po ng tatlo. And at the same time, yung gas fee ko mababawasan din. So, yan. So, kailangan lang natin yan. Yan. Activity. Huh? Okay, wait. Ulit. Ating processing. Ayaw lumabas eh. Ni-refresh ko, ni-reject ko na lang kasi ang hirap makakonect. So, pag kinonect mo kasi ito, dapat may lalabas dito na sign. Ayaw mag-connect yun. Ayan, hintayin na lang natin. Tagal pa. Okay, ayan. So, kanina, ayaw mag-ano. So, ulitin ko na lang. So, i-evolve na natin to para at least tumaas-taas ang kanyang level. Kasi may stock up lang siya sa level 10 kapag hindi mo siya in-evolve. So, processing siya. Ang problema, na-reject ko eh. So, paano yan? Hanggang dyan lang siya. Process lang ng process. Ayan, ginintay ko na lang na mag-ganyan para ulitin ko na lang. So, ulit natin. At least, sobrang tagal. So, ayan. Click na lang natin ang evolve and then yes. Then, yun nga sinasabi ko kailangan. Ayan, may lalabas dito na parang verification. Talagang ipapa-evolve mo siya din. Ayan na ang gas fee niya. So, may mababawasan yung BNB niya. Then, confirm niya lang. Tapos, wait niya na lang ma-process. Okay. Then, ang mababawasan sa inyo is yung gas fee niyo na BNB. And at the same time, yung DPET token niyo magiging, mababawasan po yan ng tatlong DPET token. So, pag naging successful, ayan, tingnan nga. Pag naging successful, siya, nag-evolve. Ayan. So, excuse me. So, from here, pwede nyo na siyang i-feed. Pag i-feed nyo yan siya, makikita nyo yung, ito, total niya is 1972. So, every time na fini-feed nyo to, ang mangyayari niyan is tataas din tong level niya dito. So, the higher the level, nagiging, din yung stats niya. Ayan, mga ganyan-ganyan. Critical damage. At alam nyo ba, na pag nag-level 20 ka na, or kahit hindi naman umabot ng level 20, pwede kang tawag dito yung mag-breed ng mga, ng mga pet mo. So, the more na maganda ang kanyang, tawag dito, yung characteristics niya, yung mga, may mga tawag kasi dyan itong mga item niya na nakasabit sa kanya. Mas maganda. Ang dami dapat pag-aralan dito, grabe. Pero hindi ko na yan iniintindi. Ang importante lang sa akin, makalaro, tapos makagain ako ng Elixir, which is ito, yung in-game token niya. And then, makaipon ako ng maraming food para maka-fight dito sa World Boss. Tapos may time siya kung kailan mag-a-appear ang World Boss, yung monster. So, marami silang mag-fight. Ito ang hindi matakaw sa oras kasi isend mo lang siya sa World Boss fight, babayaan mo na, pagbalik mo, mag-claim ka na lang ng Elixir na token. So, pag naka 1,000 ka na Elixir, equivalent niyan pag kinonvert after the season, 1,000 Elixir is equal to 1 DPET token. Yan. So, ang iba maboboring. Pero, okay na ako dito. Nakikita lang ako dito. Tsaka yung harvest ng harvest. So, ang gagawin mo lang, pag mag-feed ka, ito yung food mo, meron ka pa. Click mo lang yan. Toin. Ayan. So, nadadagdagan yung level mo niyan. So, feed na lang natin ang i-feed. Hanggang sa mag-level 11 yan mamaya. Kung meron pa tayong pang-feed. There you go. See? Naging 11, level 11 na. Yeah. So, habang
finifeed mo ito hanggang tumataas ang level niya, ano din, nagiging, nagbabago din ang kanyang anyo. So, yun, di ba, tumaas na rin yung feed niya kasi level 11 na siya. Yun. So, ganun lang. So, ang at, check natin ang ating dipet. Meron na lang tayong dipet na 2 point something. So, hindi na siya makakapag-evolve. Kaya, mag-earn na naman ako ng isa pang dipet para ma-evolve ko yung isa kong pet. Isang pet na lang ang kailangan kong i-evolve. Ito, si Bugsy. You know, level 10 siya na lang naiwan. Hindi ko na siya pwedeng maano eh. Mapapa-evolve. Next time na lang, mag-ipon muna tayo. After this season. So yan, collect ka lang ng collect ng coins para may pang ano ka, may pang bili ka ng seeds sa plants. Yan. So yan, kung gusto niyo lang, wala. Ako, kontento na ako sa game na to eh. Natuwa lang. Hindi naman kasi ako marunong sa mga RPG na game, kaya okay na ako dito. Anyway, sobrang baba nga lang ngayon ng dipet, kaya mas magandang bumili lang ng mga pets. Yan, pag mataas na na yung ano, pwede nyo ibenta yung pets sa marketplace na dito. Hindi ko lang alam bakit hindi ma-open eh. Ayan, na-open ba? Ba't ayaw ma-open? Ayan, pwede ma-open. Okay. So, papakita ko lang sa inyo kung paano bumili ha. Kung gusto nyo bumili ng pet. Para, ang option ko lang na pwedeng ano, is bibili na lang ng pet kaysa bumili ng egg. Depende kung may pa-promo sila na minsan kasi pag bumili ka ng egg tapos pag hinatch mo siya, possible na makakuha ka ng rare, epic, what if kung common. Magpapakain ka pa, so takaw oras. So dito, for example, epic, ayan o, $3 lang. Magkano ng $3? 0.01 BNB. 150 or 780. Pero pwede mo naman yung ano, ano mo na lang yung kung ano yung pinakamura. So pag eggs kasi, wala pa yung eggs. Yung eggs, maganda din yan. Islands. Pets. Sa pets lang talaga tayo. So, hanap tayo ng mga mura or ito, lowest price. Ayan, may nakalagay, lowest price. So, puro siya level 10, di ba? Ay, itong level 1. Ayoko na itong level 1. Pag level 1 ako, pangit yan. Kasi nga, magpapakain ka pa dyan. Sobrang tagal pa niyan bago ka mag-level 10. Takaw oras mag-plant. So, ang gawin nyo, mag-level 10 na lang kayo agad. So, kung gusto nyo si ito, si Tigra, Adonis, Spike, yan, pili lang kayo kung anong gusto nyo. Mga common. Mas maganda mataas na ang kunin nyo. Rare or epic na kaagad. Yep. So, sabi natin si... Sino to? Pandari. Pandor. Oh, may ganito na rin. Hindi ko alam to. Wala ko nito eh. Galing. Dati ko yan. Nabili ko yan dati. Mahal. Ito 100 lang? Bakit ang mura niya? So, ganun lang. Dito lang kayo bibili. So, ang kailangan nyo lang is MetaMask. Tapos BNB. Ayan na, makikita nyo naman. Dapat may BNB kayo. Para makabili kayo ng token. So, pag nakabili na kayo nyan, gawa na lang tayo ng tutorial next time. Pag may BNB na ako. Gipon tayo. Okay, so ganun lang. Balik na tayo sa game. D
game. Ayan. Farm na lang muna tayo. Ayan. So, ganyan. Marami kayong time. Ayan. Claim lang kayo ng claim ng mga coins. And then, pag na-harvest nyo na to, tanim na lang kayo ulit. Hanggang sa makaipon kayo ng food. And then, ang food kasi, kailangan natin madami, like, 15,000 food para makapag-battle tayo. Pero yung normal na level, like level 10, 5,000 food ang kailangan para makapag-battle ka sa world boss. Yes! So, yun lang for now. Shinare ko lang ang aking pinagkakabalahan minsan. Pang ano ko lang to, relax. Yeah. Okay, so bye.